106.7 Energy FM. Same, same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning! Hi! Sa magandang morning, baby Toby. Ang ganda-ganda mo naman ngayon, DJ Lindsay. Uy, salamat naman. Ang pogi mo naman. Uy, yan ba? Malit na bagay. Nakakainis! Bakit? Alam mo, hindi ko kinompliment mo yung tao tapos hindi man lang nag-compliment. Hoy, ganun daw yun. Ganun ba? Pag kinompliment kita una. Oo nga, oh. Pero wala lang. Pag, wala lang. Wala na ba ilusot? Hindi ganun daw yung pag kinompliment ka ng tao, say thank you and then compliment her back. Oh, kinompliment kita ako na una, di ba? Oo, tapos oh. Binalik ko sa'yo. Oh, di ba? Tapos sabihin mo pa, ako na naman yung mali, di ba? Naalala ko na naman kasi ano naman? Ginawa ko nung isang beses. May ano kano tayo, may kasama tayo mga sikat sa radio industry. Kasi kinompliment niya ako. Ano sabi sa'yo? Thank you lang ako. Kasi parang nung time na yun, antok na ako. Uh-oh. Ganyan. Pero napakabait nun. Well, understandable naman kasi antok na antok ka na. Oo. Diba? And knowing you na kapag antok na antok ka na, napataray mo. Oy, hindi oh. Grabe ka naman. Namimigay nga ako ng steak eh. Hoy, ikaw ang kumain ng pala. Steak ko. Ang kapal ng mukha mo. Uy, ang sarap nga ng steak eh. Ganun ulit sa susunod ah. Kapag ikaw kakain ng steak or meron tayong food na steak naman. Doon. Naman. Ibigay mo kagad sa akin. Oo. Okay. Kasi ako talaga yung may gusto ng steak dito, yung mga Pangga eh. So, mga hindi po nakakaalam, no? Si DJ Lensoy po talaga, hindi siya makain ng steak. Yes. Oo, hindi ko nga alam eh. Kaya, ba't kapag sa mga fine dining na ganyan, wala nagsaserve ng chicken? Bakit? O kaya fish? Bakit? May fish naman, pero yung mas okay talaga yung steak eh. Hindi nga eh. Regular na mamamayan lamang ako ng ating lipunan. Oh, so ako social, ganun. Iba lang talaga yung taste, the buds mo. Siguro, ganun na nga rin yun. Iba din yung akin. Oo. Pero nung nakaraan naman, nakita ko yung story mo, nag-samgyup ka. Hindi yan, matagal na yun. Matagal na ba yun? Oo. Akala nitong nakaraan lang? Tagal na yun, parang 2 years, 3 years ago. Ah, 2 years na yun? Kaya, wala. Okay, ba't nagbago ka ng buhay? Hindi ko nga na, minsan lang talaga nung, wala, kapag ano lang. Kapag bet mo lang, pero hindi yung lagi ako nag-crave. Ah, sabagay. Ako kasi lagi ako nag-crave sa mga beef eh. Ang ngayon, nag-crave ako ngayon sa samgyup ulit. Oh, mahilig ka talaga sa ganyan. Yes, bulgogi. Ganyan. Wala akong kwenta sa mga pagkain, no? Di naman, obviously. May kwenta ka naman. Obviously. Uy! Alam mo, may nahahawa tuloy. Gusto ko mang yakagin to si DJ Lensay palagi magsamgyup, no? Kaso ayaw niya eh. Eh bakit ako ipagbabayarin mo kasi? Oo. Oo, kita mo. Ikaw rin paglulutuin ko. Eh, yun yung mga, baka mamaya mabash ako, na-cancel ako dito. Bakit? Hindi, gusto ko siya. May mga pagkakataon na gusto ko siya. Pero hindi siya yung tipong, halimbawa, gusto kong mag-dine out or gusto kong mag-celebrate. Hindi yun yung pupuntahan ko. Oh. Yun. Sabagay. Pero, eto naman kasi, para to sa mga masisiba, ganun. Only, di ba? Hindi naman. Iba lang talaga yung ano nila, yung preference nila sa pagkain. Eh ako, ganun ako. Masiba ako eh. Oo nga. Oo. Okay. Umuha ka talaga eh, no? Totoo yan kasi one time nakatabi ko na si Toby kumain. Grabe yung kahit anong ialok sa kanya, kinukuha niya lang. Eh kasi, masarap nga naman kasi. Kapag naman hindi yun masarap, di ba? Di ko makukunin yun eh. Tapos tahimik lang siya. Kunwari pa baby siya dun sa gilid. Hoy, sa gilid. FYI, tahimik naman talaga tahimik ako, di ba? Tahimik siya pero nagluluto siya ng sunod-sunod. Hindi ako nagluluto. Tapos kung ano yung ialok sa kanya, hindi niya tinatanggihan. Eh bakit? Sino ba tatanggi sa anong biyaya, di ba? Totoo naman yan. Ako, kapag binibigay niyo sa akin, kukunin ko yan, kakainin ko yan. True. Totoo biyaya naman yan. Huwag tayong humindi. Pagkain na lumalapit sa'yo, hindi mo pa ba kakainin? Sabi ni ano pangalan niyan, fave ko yan. Sabi niya. Match ba yan? Hindi tayo naka-live. Okay. Ay, hindi pa yan. Kagabi pa yan. Kagabi pa yan. Sino ba huling gumawi ng ano? Si Kuya Chico yan. Si Kuya Chico ba yan? Eto kasi tayo. At ayan. Dito tayo. Okay, okay. Hello okay kay na. Salvi, kay Rowena. Good morning sa inyo. Ayan ako. Ayan, hello din sa mga pangga natin sa TikTok live ko. Hi sa TikTok live
live ni Toby. Hello kay Heidelin, kay Mr. Rome. Ayan, good morning po. And kay One on the Way Cafe. Hello. Salamat Hi! Sa Rome. Naalala ko may mga nagfo-follow sa akin kahit di naman ako active sa TikTok. Nag-check naman po ako ng TikTok account ko. Nagugulat lang ako na kahit wala akong ginagawa may nagfo-follow sa akin. Mag-follow ka na kasi. Mag-TikTok ka na kasi. Dahil sa'yo yan eh. Bakit naman? Nape-pressure tuloy ako eh. Bakit? Ano ginawa ko sa'yo? Parang feeling ko tuloy kailangan ko mag-upload ng mga videos. Ay, ma-pressure ka na talaga. Videos. Paano naman ako kasi magla-live? Kung sa tuwing pagdating ko dito naka-live ka. Edi mag-live ka ano naman? Eh, ayoko. Bakit naman? Walang manonood sa akin dahil lahat nasa iyo. Hindi, kukunin mo nga lahat nun eh. Ay naku, diba? Imposible yan. Ano namang ano namang laban ko sa braces mo? Wow. Ano ba? Parang naniibago nga ako sa smile ko ngayon. Parang may kakaiba sa smile ko. Ay naku. Pero maraming salamat nga pala ulit, no? Exquisite Advanced Dental Center. Hello, good morning po sa inyo. Salamat. In advance. Diba? In advance. Si DJ Lynn sa'yo po, ganda-ganda na smile din yan. Pag saka na. hingi ako ng tulong kapag pwede na. Diba? I know. Anyway, DJ Lynn sa'yo, pag-usapan na natin ang ating sender ngayon. Wag na magkwentuhan na lang. Okay, sige, wag na. Sabi mo yan eh. Sige, go. May kahapon nga pala, ang sakit nga pala ng ulo. Oo, naawa nga ako sa iyo eh. Bukod sa masakit ang ulo ko nung kina, no, 'di ba umalis ka na? Oo. 'Di ba? Maaga nga pala umalis dito, 'di ba? So ayun, sumakit ang ulo ko nung nilagreen ako. Ang sakit-sakit. Ay, talaga? Oo, mula... Dahil nga 'yan sa ano, effect. Yung nga simula nung, 'di ba nga naka-edit ako tuloy dito. Napapalunok sa iyo. Wala, hindi naman ako lulunok, pa ako napalunok, nakatingin ako sa iyo. Ah, 'di ba? 'Yan ang epekto ko. So anyway, ayun nga, 'di ba naka-edit nga ako dito for a while, 'di ba? Tapos ang nangyari, sumakit yung ulo ko. Minigraine ako. Ay! As in! At least napatunayan mo na may sumasakit pala sa ulo mo. Oo naman. Oo. Hindi lang puro sarap. Masakit din. Hoy, hindi bibigyan nga sana kita ng gamot. Hindi, kumuha na ako dun sa HR Pero sabi natin. Ko, kaya niya na yan. Wow! Salamat ha. Ay, kaya niya na. Balaki na siya. Grabe naman to. Salamat sa pagmamahal mo. Wala na sa baba yung gamot ni Romel kasi. Hindi, pero nagdala na naman ako bag ko. Okay lang, sige na. Your excuse na, sige na. Uh-huh. Well, anyway, ano nga. Mula alas 12 hanggang matapos ako magtrabaho, ang sakit-sakit ng ulo ko. Nakita na kasubsob ka lang doon. Tsaka diba nakalimutan mo. Uy. Ba't ka lang maingay? Tsaka diba meron kang hindi na... Ito naman. Ano ba? Gusto mo makwento natin? Wag. Hello naman. Pero yun na nga, no? Ano ba? Pero nagtrabaho pa rin ako na, nag-edit pa rin ako, pinuwersa ko yung sarili ko na talagang gawin ko yung mga task ko. Kasi kailangan kong gawin yun eh. Oh naman. Ano ba, ganun ba ako kahat ha? Paypay ka ng paypay dyan? Hindi, alam ba naman ako, nagbabago yung temperatura ko kapag ikaw yung kaharap ko. Siyempre, napaka-hot ko naman niya. Pakitas nga, pakilamigan nga po yung air. Sorry ha, kasalanan ko talaga yan. Kasi nakatabi siya sa napaka-hot na baby boy, di ba? Hey, pumunta na tayo doon sa... Hey! Yoko! Nagbubuyo lang ng langaw. Ito parang ano eh, dirindiri sa akin eh. Kayo na kinakompliment kita. Hindi nga. Huwag kang ganyan sa ngala ng braces mo. Huwag kang ganyan. Bakit ganda nga sa akin. Nanonood ka ba ng Stranger Things? Oo. Parang ako si Dustin. Uy, ano naman yun? May speech defect naman si Dustin. Di ba nagkaroon siya ng braces nung ano? Nung sa last season oo, nila? Oo. Oh, ngayon parang ganun ako. Ganun din yung smile mo. Story. Ganun din yung smile mo. Yeah? Panis, cute daw ako. Oh, ano na bang problema natin? Ito na nga. Yung ating sender nga kanina, no? Mm. Eh parang naiisip nga daw niya na pangit daw ang mag-first move ang babae sa mga lalaki. Sino nagsabi? Eto, dito dapat tayo nagtatanong eh, di ba? Si DJ Lindsay, ang reyna ng first move. Hindi naman sa ganun. Ay, hindi ba? Hindi. O sige, tuloy mo muna yan bago ako kumepal. So yun na nga, sinasabi daw ng kanyang mga tropa na dapat daw, hindi daw ang mga babae ang nag-first move. Against. So ngayon, ano naman ang masasabi mo dito sa mga babaeng nag-first move? Your Honor!
Hindi. Ako kasi, up ako doon sa idea na kung hindi mo gusto yung lalaki, huwag mo na sayangin yung oras nila. Yes. Sabihin mo na sa kanila. Mm-mm. Diba? Para makamove on na rin sila at makahanap sila ng iba nilang bibiktimahin. Tama. O bibiktimahin. Huwag naman bibiktimahin. Iba nilang maliligawan or maybe somebody that's really meant for them. Uh-uh. Pero, kung meron ka namang gusto, on the other hand, tapos gusto, alam mo yun, kasi ako yung tipo ng tao, minsan na ako magkagusto at pag nagustuhan ko, ay talagang, huy, paglalaban talaga kita. Mm-hmm. Ganyan. E di, sumakay ka sa flow. Ay, like, sumakay sa flow. Dito lang ang pinag-uusapan natin kahapon, di ba? Ang dami ng paraan to get to know somebody through social media, kapalan mo yung mukha mo, ganyan. Hayaan, ha? Dating app. Dating app, ganyan. Or hayaan mo na, alam mo yun, magpaka-vulnerable ka. Yes. Maging warm ka. Oo. Ganyan, di ba? So, okay lang yan kung hindi ikaw, kung ikaw yung mag-first move. Mm-mm. Para sa akin lang naman yan. Para sa'yo. Ikaw ba? Para sa akin, okay lang din naman na siya yung mag-first move. Oh. Wala naman sa akin, yun yung sino mag-first move eh. Pero kapag nagustuhan kita, pumirm ka dyan, ako nang bahala sa'yo. Pumirm ako na, ka dyan. Ako nang bahala mag-perso sa'yo kasi gustong-gusto na kita. Ganun. Eh, usually naman kapag babae yan nagpa-first move, di mo na kailangan i-perso pa. Siguro konting effort na lang. Eh, syempre, siguro. Bet bet gusto ko rin naman ano, ma-feel niya yung princess treatment. Yun yung gusto ko. Kasi syempre, deserve ng mga babae ang princess treatment. Ang hirap mag-S. Princess. Princess. Princess treatment. Pero yun na nga, deserve ng babae ang princess treatment. Diba? Lahat ng babae, kailangan natin pag-igihan, pag-effortan. Ay, totoo. Diba? Kasi syempre, deserve naman nila yun. Deserve nila yung love na ibinibigay nila sa'yo, diba? Deserve mo yung higitan dapat. Totoo. Diba? Kaya nga, pero ewan ko lang kung nag-expect ba kami ng princess treatment kung kami yung mag-first move. Ina-expect siguro namin na kami yung gagalaw. Mm-mm. Tapos na mahintay namin na ma-fall kayo. Mm-mm. Ganyan. Siguro in the end na lang, mag-hope and pray kami na sana mahal niya rin ako. Sana ma-fall din siya sa akin as much as I'm falling for him. Mm-mm. You know, something like that. Alam mo naman kasi, kahit na hindi nyo ina-expect na ang princess treatment na yan, ibibigay namin sa inyo yan. Diba? Lalong-lalong pag gustong-gusto namin kayo, ay naku, sinasabi ko sa inyo, kahit na napakalayo mo, pupuntahan kita. Ay, okay na lang kita. Oo. Kahit na ayaw mo ng effort ko, mag-e-effort ako para sa sa'yo. Kasi deserve mo yun. Diba? Deserve na mga babae yung mga ganong treatment. Hindi diba? Ba ano? Medyo majonti ka lang talaga? Kaya hindi naman pupuntahan? Sa ganun. Hindi. Talagang gusto mo lang talagang ipakita sa kanya kung gaano siya kahalaga sa'yo. Kasi ganun naman talaga yun, diba? Kapag gusto mo yung isang tao, kapag mahalaga sa'yo yung tao, diba? Pupuntahan at pupuntahan mo siya kahit nasaan pa man siya. Oo. Diba? Kanya-kanya naman yan ang ano, ng yes. Appreciation at saka ng love language, sabi nga nila. Pero may tanong dito. Ano yun? Tanong ni Supernova, sino ba dapat Supernova nag-first move? Sino ba dapat Depende. Ang mag-first move sa isang Depende. Relasyon or sa isang magkakagustuhan, ganun? Well, ideally, sa perpektong mundo, dapat lalaki because society dictates that this is a, you know, manly, dominated society, ganyan. Pero, eh, kung talagang gusto mo yung lalaki, tapos talagang feeling mo may potential naman kayong dalawa, bakit di ka gumawa ng paraan para mag... Mm-hmm. Life is so short. For me, you only live once. Wow. So do what makes YOLO, you happy. No? YOLO. Para sa akin lang naman yun. Para sa'yo, kahit na sino. Ganun. Oo. Kahit na sino. Kumbaga, ako, actually sa amin ni Romel naman, si Romel naman yung... Unexpected nga kasi sabi, ito na naman tayo sa mga kwento namin. Ay, ako basta ako lang kwento. Ay, yun nga, kasi hindi ko magkwento. Wala naman kasi ako kwento. Talaga ba? Wala. Talaga? Wala. Okay. Wala. Yun nga kasi sa amin ni Romel, unexpected na relationship naman yun. Uh-huh. Yung ano lang, hindi namin in-expect. Kaya nga, unexpected eh. Okay. Ayun. Oh. Tapos naging friends naman kami ever since. Tapos naging mas friends kami. Pero siya kasi yung unang nag-reach out. Okay. So feeling ko siya yung unang nagda-move. Siguro nga ganoon ang nangyari sa inyo. Pero nung malaon naman, nagda-moves ka na rin. Hindi, sagot lang din ako ng sagot. Kasi sagot nga, sagot. Mutual na. Nagkagusto na ako sa kanya. Oh. Kasi ma-effort siya, ma-message siya sa akin, ganyan. Ay, ganoon yung gusto ko, no? Yung naging mutual na yung ano nyo. Yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Oo. Diba? Yung parang
para ang smooth na lang ano ng mga bagay-bagay, 'di ba? Kapag gusto niya na parehas yung isa't isa eh, no? Oh, naman. Parang kapag konting yaya mo, oy tara, excited na excited siya, 'di ba? Yun oh, yung masarap sa feeling. Kapag oh, excited na excited yung taong gusto mo na makita ka. Oo, oh, diba? Oh, totoo 'yan. At saka alam mo yung mutual yung pagkagusto ninyo sa isa't isa. Yes. Yung walang na-take for granted because you share the same energy. Mm-mm. Yun. Tsaka yung same love and same desire. Mm. Ang sarap nun. Tsaka kahit na anong gawin nyo, no? Okay na okay. Oh, diba? Talagang magical talaga ang moment. Kahit diba? Magdildil kayo ng asin. Magical pa rin yan. Bakit? Oh. Eh, may kasamang kilig eh. Kasama mo siya eh, diba? Kahit na magbalat kayo ng ano, ng tawag dito ng mani, oh, or hindi naman kaya na magtanggal kayo ng buntot ng toge. Totoo. Wala. Mm. O bakit? Ang sinasabi ko lang, ang point ko lang is, kahit na anong gawin nyo, napaka-magical niya. Na kikiligin talaga kayo dyan. Kasi syempre, unang stage na ng inyong relasyon eh, di ba? At dyan pa lang kayo nagkakilala na tuwang-tuwa kayo, nakasama niyo siya palagi, di ba? Pero pagdating ng panahon, no, pag tumagal-tagal na kayo, mababuisit na kayo paminsan-minsan. Well, dapat magical pa din. Mm-hmm. Yun yung ideal. Extend yung magic. Oo, yun yung ideal. Oo. Diba? Na magic pa rin kahit na anong mangyari. Kahit pero may pa times rin. Talaga. Pero may na. Times din naman talaga na mukha siyang dragon at mukha ang dragon sa paningin niya. Ganun. Oo. Diba? Mm-hmm. Kaya, pero okay din naman kasi healthy din naman yun. Ang pangit naman ng relasyon na hindi kayo nag-aaway. Actually, sabi nga rin nila. Kasi the more nga daw na inaaway mo yung partner mo, ibig sabihin the more na mahal mo yung partner mo. Mas nag-grow daw kayo. Oo. Diba? Wag lang mananakit. Ayun. Oo. Yan yung no-no para sa akin. Yung mananakit, yung ako may din. Physical. Ako yung din. Yung may physical na ano. Pero... sasampalin mo yung ano, babae, ayoko nun. Pero may mga pangga tayo na the more na sinasaktan sila, the more na kumakapit sila sa relationship. Oo, may ganyan. Bakit? Sabi nung isang ano ko, nung isang kilala ko na expert siya sa intelligence in Emerute, ganyan. Sabi niya, mas na-appreciate daw kasi yung cuddle after ng awayan, ng sakitan, yun daw yung in-anticipate ng babae. Okay. Yung kapag pinursu na ulit sila, kapag bumabawi na, saying sorry and making bawi sa lahat ng pananakit, yun daw yung na-anticipate yung part na yun. Yung habol part. Okay, so okay lang yun na forward. Binubugbog? Oo. Uy, para sa kanila, ganun? Sadly, yes. Ay, parang hindi ko kakayanin yun. Kasi pag nakikita ko kasi, no? Pag nakita ko, yung babaeng gustong-gusto ko, mahal na mahal ko, di ko kayang pagbuhatan ng kamay nun. Totoo yan, totoo. Di ba yung tipong sasampalin mo? Oo. Sabihin natin, sasapakin mo, di ba, bubugbugin mo, hampasin mo ng dos por dos, ayoko naman ng ganun. Lalagyan mo ng black eye? Di ko kaya yung ganun. No, oo. It's a no for me. Siguro mag-aaway kami, oo. Pero yung talasan lang, yung sagutan lang kami, di ba? Healthy na sagutan, di ba? Yun yung gusto ko. Yun yung okay lang sa akin. Sigawan. Kasi galit kayo eh. Nangyayari naman talaga yun. Yes. Di ba? Pero wag lang talaga magbubuhat ng kamay. For me. Tama. Yun din ayoko. Yan. Nakakaawa. So, ang ending ng usapan na ito, okay lang ba na babae ang mag-first move? Para sa akin, oo. Yes. Okay lang naman yes. yun. It's a yes walang for problema. Me. Yes. Malakpakan walang problema kung babae. Ang mag-first move, dahil nga naman 2024 na ngayon, kahit na ano nangyayari na ngayon. True. Deva. True. Kaya naman, kung ikaw sender, no? Lai nga pala, by the way, ang pangalan niya. Lai? Lai. Hi, Lai. Hi, Lai. I'm Lara. Wow. And Lindsay at the same time. Wow. I'm Toby. And Zac Efron from time to time. Sinungaling. Yan yung nakakayamot, yung sinungaling. Or di naman kaya Alden Richards. Ay, if naku, you want, sinungaling. Diba? Ano sinungaling? Kasing nagsisinungaling. Kamukha ko si Alden, kamukha ko si Zac Efron. Paano nangyari yun? Nailayo ng mukha ni Alden at saka ni Zac Efron. All tigilan mo sa ngalan imagine. Ng brace mo. Ito naman eh. Maraming salamat kaya pala again ha. Exquisite advance. Masasanay ka din. Hello. Mm-mm. Anyway, mga pangga, susunod na. Napakaganda, napakasexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Of course, walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwedeng-pwede niyong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang, Baby Toby 1067. Okay? Okay! So for our next song, here's a song from TJ Monterde titled Mahika. Ayan, para sa mapangga natin dyan, naniniwala sa mga magic-magic na sandali. Ay, ako yan. Tumutok lang dito sa sasyong same-same, pero iba. We are number one
106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.